Paubos na po ang ating mga supply. Oh my goodness, tingnan nyo naman, wala nang laman tong area na to. Pero na tayong pambili ng expansion. Domain! Expansion, asa na? Bakit sa lahat ng pwesto dito pa? Kamusta kabarkada? Tayo po yung nagbabalik sa Supermarket Simulator! At syempre, andito po muli tayo sa ating tindahan. Oh my goodness, tingnan nyo naman. Ang ganda naman tignan ng supermarket natin, par. Kung everyday papasok ako ng ganito na maayos na siya. Kumbaga, ang ginagawa ko kasi mga kabarkada, mag-iayip kayo muna ako dito ng mga 10 minutes or 20 minutes. Hihintayin ko muna si Andrew tsaka si Cholo mag-restock. Kaya kung mapapansin ninyo naman po, nakapag-restock na po sila mga kabarkada. At napakaganda ng pagkakasalansan ng mga bagay-bagay. Oh my goodness. At makikita ko kaagad kung ano yung mga kulang natin. For example, ito. Kulang tayo ng, di ko talaga makita par. Kailangan na mag-update ni Supermarket Simulator. At this month lang, magkaroon tayo ng zoom pa. Paano ko malalaman kung ano yan? Hindi ko nga makita kung anong item yan. Oh my goodness. Kailangan pa pumunta ng settings. Pipindutin ko tong field of view. I-save ko yan. Tapos makikita ko na kung ano yan. Hindi ko pa rin nakikita par. Anong product yan? Ngayon, alam ko na kung ano yung product na yun. Itlog ata yun. Ay, hindi. Ano siya? Ano tawag doon? Potato. Potato nga. Oh, potato bag. Oh my goodness. Ano ba naman yan? Hindi ko kasi kabisado yung itsura nito. So, bili tayo ng apat niyan. Tapos, ano pa mga kulang natin dito? Kulang tayo ng toilet paper. Yeah, hindi toilet na yung toilet na inidoro. Ah. Toilet paper. Nahuli lang yung paper. So, kailangan din natin ng mga dishwashing tablet. Okay. So, kailangan natin ng mga tablets. Okay. Tapos, bili tayo nung toilet paper. Yan. Oo nga, kailan tayo magbebenta ng furniture? Gusto ko magbenta ng sofa, gaan, ano pa ba mga pwedeng ibenta? Comforter, kumo, tuwalya, chinelas, yun yung gusto kong ibenta. Wow! Nakakagawa na ako ng tower ng mga kahon dito dahil sa mga pinag-o-order ko. Oh, sino una? Si Andrew ang mag-restock. Okay, okay. Parang may usapan ata kayo ni, Cholo ah. Ikaw, Cholo. Gagalaw ka na ba? Okay, hindi pa gagalaw. So, kapag pinindot ko to, boom! Gagalaw na yan si Cholo. Ah, gumalaw na si Cholo ba? Gumalaw na. Siguro nagtataka kayo, paano ko nalalaman kung sino si Cholo tsaka si Andrew? Well, kung sino yung unang gagalaw, yun si Andrew. Dahil si Andrew ay masipag, dahil bagong empleyado. Si Cholo, pagod na yan, hindi yan na mauna. So, dahil nakabayad na po ako sa ating utang for today, which is kulang pa tayo ng 3 days, which is 3,000 pa yung babayaran natin. Oh my goodness. Maganda sana kung bumili na tayo ng license. Kaso, mahal. 1,950 ang isang lisensya par. Oh my goodness, at dami pang license. So, ano pa mga pwede natin ibenta? Uy, libro! Uy, next time magbebenta tayo ng libro. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Wine! Oh my goodness! Cat food! Wow! Siguro pwede naman na ata tayo magbukas. Meron pa bang kulang? Ah, itlog. Itlog tsaka tuna. Okay. At syempre, tayo po yung magbukas na. Magbubukas na tayo. Para kumikita na yung ano natin, supermarket, kailangan na natin kumita ng pera. Kaya kailangan na natin magbukas. Hayaan nyo nang habang nagbubukas tayo, nagre-restock tong dalawa. Tuwing umaga kasi dito sa laro na to, laging lumalabas yung pera ko, walang pumapasok, kaya naghihirap tayo. Parang muntik na tayo mabankrupt noong nakaraang episode. Kung hindi pa ako nangutang, hindi tayo makakapagpatuloy. Oh my god. Sa to nga pala, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat na sumusuporta sa laro na to. Maraming salamat at nai-enjoy nyo, at actually nai-enjoy ko din po, kaya mas marami pang paparating na Supermarket Simulator. Good morning, madam. Dami niyo naman pong yogurt. Saan niyo gagamitin 'yan? Yogurt tapos sugar powder tapos soft drinks? Wow, ang healthy ng mga pinagbibili mo, madam. Bumili ka ng yogurt, bumili ka ng sugar powder, tsaka soft. Ano yung paghahalu-haluin mo? Kung abubukas lang po natin, bawas na kaagad yung mga pasta dito. Ba't ang dami nilang bumili? Tingnan nyo naman, dala-dalawa ang kanilang binibili. Mauubusan ba kayo? Bakit nagkakaroon ng panic buying ngayon dito? Kung mapansin nyo, medyo low na po ang ating supply. Pero goods pa naman yan. Kung baga ano pa lang ito, mga nasa 60% ng ating supply. Kailangan natin maubos to kasi kailangan natin mag-produce ng pera. Wala tayong pera pare. Kailangan natin kumita. Kailangan natin makabayad ng utang. Yun muna ang ating goal for today. Bago tayo bumili ng lisensya. Gusto ko talagang bumili ng lisensya para madagdagan na yung bebenta natin. Kaso may utang tayo, par, bayaran muna natin. Tapos pagkabili natin ng lisensya, try na natin mag-expand. Bakit ang mamahal? Kailangan ko ba magpalit ng presyo? Masyado bang mura yung mga binebenta ko? Sige nga, ito 2.5
250. So gawin natin 2.25. Taasan natin par kasi medyo nangangailangan tayo, meron tayong utang eh. Mura pa din pero may konting patong. Hindi pa rin katulad nung sa merkado, kung mapapansin niyo 4.69 no. 4.50 ang ating benta. Kailangan ko lang i-check lahat ng prices actually. O nga no, hindi ko chine-check lahat ng prices. Ayun, taasan natin ang mga cents lang, centavos lang par. Hindi masyadong masakit para sa ating mga customer. Ang mahalaga lang naman ay mas mura tayo sa nakakarami. Ba, yun ang pinaka-importante. Tayo ang pinakamurang nagbebenta. Pasensya na po sa slight price increase. Nangangailangan po yung may-ari ng supermarket na ito. Meron po akong utang. Gusto ko na po mag-expand. Okay, 5.50 pa rin naman. Okay, ito ay 4.81. Actually, may mga prices pala ako dito na hindi ko masyado na-update. Kasi araw-araw nag-iiba yung mga prices eh. Pero hindi ko nababago eh. Kaya dapat lagi ako nagbabago ng price every magbubukas tayo. Gawin natin to 75. Yan. Ang mahalaga, wala nang magre-reklamo na ang mamahal ng produkto ko kasi ako ang pinakamura sa mundo. Ako ang pinakamura par, oh. 8.25, gagawin ko lang $8. So, di ba? Ganun kamura par. At ang kinita natin today ay... boom! 500 lang. Yun na yun. 500 lang par. Wala nang second chance. Sa utang lang mapupunta yan eh. Wala na akong pera. Ubus na naman. Oh my goodness. Wag na muna siguro ako mag-restock. Feeling ko. Kasi marami pa naman akong supply. Tama ba? Hindi ako sure. Madami pa ba? Hindi ako sigurado. Pero kailangan ko magpalit ng price. Yung mga tumaas ang presyo, kailangan nating taasan. Asan na yung mga tumaas ang presyo? Okay. Itong T-block tumaas. Yung itlog. Okay. Isa-isain ko na naman. Paubos na po ang ating mga supply. Oh my goodness. Tingnan nyo naman. Wala nang laman tong area na to. Gusto ko lang talaga makabayad na ng utang, par. Kailangan ko na magbayad ng utang. Asan na yung utang ko? Nakakalimutan ko palagi sa bangko pala yun. Okay. Bayad? Okay. Last day. Malapit na. Malapit na tayo makabayad. Malapit. Actually, na-realize ko, hindi ba dapat mas maganda na mag-ipon na lang tayo ng pera sa pagre-restock ng mga paninda? Kasi technically, kung makapansin nyo, merong 32 na customer na hindi masyadong bumili dahil wala yung produkto. Ibig sabihin na walang tayo ng pera. So, dapat pala lagi ako nag-restock. Ngayon ko lang na-realize kung kailan bayad na ako sa utang. Ano pang silbi ng utang, par? Oh my goodness. Kaya nga kumutang eh. Yun nga yung point ng utang eh, para makapag-supply ako. Kaya mo na, bayad na. Wala na akong magagawa. Next time na lang pag umutang ulit ako. So, syempre, bago tayo magbukas, kailangan muna natin mag-restock. Gusto ko na magkaroon ng panibagong lisensya at the same time makapag-expand ng ating supermarket. Gusto ko nang dagdagan yung mga shelf ko dito, yung mga ref ko at yung ating mga freezer. Gusto ko madagdagan yan today. Ay, nako! Ang hirap talaga pag opening. Daming kailangan ipasok na mga kahon. Oh my goodness! Ano ba yan? So, nagkaroon ako ng konting renovation, mga kabarkada. At pansin ko parang sumisikip na nga yung supermarket natin. Ngayon ko lang napansin. At hinarangan ko pa yung part na to kung saan sila pumipila. So, dapat ata yusog ko pa siya dito. Pero wala na kasing space. Naglagay ako ng daanan dito kasi napapansin ko, umiikot pa silang lahat dito. Tapos minsan, hindi na bumibili yung iba. Flour! Ito yung flour, oh! Anong walang flour? Seran dun yung flour! Bulag ka ba? Dalawang klase lang meron ako, yung asul tsaka yung pula. Wala na ba ako ng pula? Asan yung pula? Wala ba talaga ako ng pula? Ay, wala ata akong display na... Ay, ito. Ubus na rin pala. Okay. My bad, sorry. Pasensya na po. Actually, dito sa mga customer ko nalalaman kung ano yung mga wala akong stock eh. So, kapag katapos magkabayad nito, ayun, naghahanap siya ng panzati pasta. Meron na ata ako ng panzati pasta. Okay, meron na ako niyan. Dito ko nalalaman kung ano yung mga kulang ko. Oh my goodness. Kesa yung iikutin ko pa, diba? Tanungin na lang natin ang mga customer. Anong wala dito, ma'am? Okay, bayad ka. Anong wala? Dark coffee. O, coffee, wala. O, diba? Order tayo, diba? Basic. So, habang nagre-restock sila, siguro pag-ipunan na natin yung product license. At kailangan ko na talaga mag-expand. At actually, parang kailangan ko ayusin tong tindahan natin. Parang ang sikit. Ang kinita natin today ay 1,469. Yan ang gusto kong makita, par. That's what I want to see. Napapa-English ako sa sobrang saya, par. Gusto kong bumili ng shelf kasi syempre may pambili na tayo. At the same time, pwede na tayong bumili ng panibagong lisensya. Yan ang gusto ko, par. Kaya ako bumili ng shelf. At kung makapansin po ninyo, mga kabarkada, inayos ko po ang ating supermarket. At may mga nag-comment nung previous episode na sabi ninyo, ilagay ko malapit sa bintana yung ating mga freezer at nilagay ko na siya ngayon. Yes, nagbabasa po ako ng comment section, kaya mag-comment pa kayo ng mga gusto ninyo mabasa ko. So, yung panibagong produkto na nabili natin ng lisensya ay itong mga tea green, eggs na 12 pack, pasta elbows, at sugar brown, brown sugar, coffee light, cheese, tsaka bottled water ulit.
O mas malaking bottled water to? Dalawa na yung bottled water? Oh, mas malaki ata tong isa. So, syempre, unahin natin yung mga pwede ilagay sa shelf. So, ilalagay ko tong mga to. Itong pasta elbow, parehas sila ng packaging ng rice basmati, di ba? Ayun o, rice basmati. Tapos, pasta elbow. Magparehas sila ng ano. Oh my goodness, malilito ako nyan eh. At pansin ko mga kabarkada, karamihan sa mga customer natin, ang binibili nila ay toilet paper. May diarrhea ba kayo? Bakit ang dami-dami bumibili ng toilet paper par? Kakakain nyo ng chocolate yan eh. So ang gagawin ko ngayon, dadamihan ko ang benta ng toilet paper. Nakalimutan ko kung ano yung nakalagay dito sa baba. Napalitan ko siya. Nakalimutan ko nag-ayos nga pala tayo ng storage natin. Wait lang, kailangan ko ilipat itong mga to. Kasi ang bala ko, isang buong area, puro toilet paper lang. Kasi mabenta to. Walang laman yung iba nating shelf. Wala na akong pera par. Parang kailangan ko na naman gumamit ng ipinagbabawal na technique. Kagamit ba ako na yung pinagbabawal na technique? Kasi gusto ko siyang ayusin. May mga magkakahiwalay. Halimbawa, ito may chocolate dito. Eh, lahat to, kape, tsaka-tsaa. Alangan naman may chocolate dyan. So, inilipat ko yan dito sa may mga sugary-sugary. So, ito. Yan, kung makapansin nyo, may mga peanut, may mga honey, may candy. Dapat gagawa ako ng section dito na magkakasama sila eh, para hindi nalilito yung mga customer natin. Eh. Oh my goodness. Kailangan ko atang gamitin ang ipinagbabawal na technique. Wala na tayong magagawa. Siguro medium loan lang ang gusto ko. Medium loan, medyo mabigat yung 5,000 na loan eh. So, ito muna siguro. So, kapag umutang tayo ng 2,000, ang bababayaran natin everyday ay 120. Parang mas hindi mabigat yun. Parang okay ako sa 120 na babayaran. Kaso, 25 days. Tagal yung utang na yan ah. Siguro mga 15 days. Ay, hindi. Gawin natin 10 days. 12 days. 15 days na lang. Ay, hindi. 10 days na lang. 10 days. Mas madali yung 10 days. Okay, 10 days. Goods ba yan? Goods ba yan? 10 days. Hindi ba mabigat yan? Kunin na natin yung loan na yan. Oh my goodness. Kailangan talaga natin mag-loan kasi gusto kong ayusin to. So, ang mga kulang natin na stock ay yung mga sugary-sugary. So, kailangan ko nung pinakaunang sugar, which is etong sugar powder. So, bili tayo ng isa na lang muna ngayon. Wait lang, ba't napindot ako? Wait lang, ito hindi ko kailangan yung brown. Meron ako niyan. So, kung mapapansin ninyo naman po mga kabarkada, fully restock na po tayo. At syempre, wala na naman po tayong pera. Oh my goodness. Pero tingnan nyo naman, ang ganda na ng tindahan natin par. Meron tayong mga space dito na wala pang laman. At actually, kung makapansin nyo, umulit po yung box na yan kasi nagbebenta din ako dito. Pero temporary lang naman po ito mga kabarkada kasi wala akong mailagay dyan at medyo naaalibadbaran ako sa itsura niya. Actually, parang gusto kong pang maglagay dito pero wag na lang siguro. Baka magkaroon pa tayo ng panibagong product kasi balak kong bumili pa ulit ng isa pang license. Feeling ko hindi ko muna kailangan magpalaki ng tindahan or hindi ako sure. Siguro unahin ko muna yung license. Kapag may extra tayo na pera, tsaka natin palakiin yung tindahan natin. Pero sa ngayon, focus ako sa license para mas marami tayong mabenta. Eto madam, meron kaming brand new product. Bagong tsaa, bagong kape. Ma'am, saan ka pupunta? Yan, bago din po yan ma'am. Aming bagong sugar powder at yan po ay asin. Ayun yun ng mga bagong product madam. Ayun, kinuha. Yung daming ano, patatas ang kinuha nun. Patatas ba ay potato? Tama ba? At syempre, isa sa mga mapapansin nyo mga kabarkada ay meron po tayo ditong isang shelf na puro toilet paper lang. Kasi maraming bumibili nito. Tingnan nyo naman, oh. Oo nga, no. Hindi pa pala tayo nakakapaglibot dito sa lugar na to. Ano po meron dito sa lugar na to? Ang daming naglalakad pero parang wala naman patutunguhan. Parang paikot-ikot lang kayo dito. At ang kinita natin today ay negative 2,650. Oh my goodness, ano ba yan? Wala akong kinita dun pa. Oh my goodness, magbabayad pa ako ng utang ngayon. Ay, naku talaga, buhay talaga. Ay, 240 lang? Ay, 240 lang pala? Oh! So, ang gusto ko sanang gawin ngayon ay bumili na ng panibagong license, which is afford ko naman. Kaso, wala na akong masyadong stock eh. Okay lang ba yun? O mag-restock muna ako. Feeling ko mas okay ata na bilhin ko na yung bagong product. Kaso wala naman akong paglalagyan. Yun yung problema. Pero at least malalaman ko kung ano yung kailangan kong bilhin. Freezer ba? Shelf ba? Or refrigerator? So mas magandang bumili tayo ng lisensya. Bilhin na yung license na yan para oh my goodness. So meron na tayong mga panibagong pwedeng ibenta. Mag-open na tayo para meron na tayong pera kaagad. At asa na yung mga bagong product na yun. Ay, ito. Sushi! Steak! Veal chop! Sushi! Wow! Scallops par! Limon! Nag-a-upgrade na yung supermarket natin par. Okay. Mukhang goods pa naman yung mga stock natin. Marami-rami pa naman. May mga konting products lang tayo na nawawala. Pero madami pa tayong pwedeng ibenta. Goods pa. Pwede pa yan. Kikita pa tayo dito par. Makakabayad pa tayo sa utang. So nagkaroon na po ako ng strategy dito mga kabarkada kung paano kung malalaman ko ano yung mga wala akong stock. Mag-i-inventory tayo. Kung paano mag-inventory sa totoong buhay. Kasi may experience naman ako pagdating sa business. Kasi nagtrabaho naman po ako mga kabarkada. Kaya ito, i-screenshot ko yan.
Ilalagay ko yan dito sa aking second monitor at titingnan natin kung ano yung mga stocks na wala tayo. For example, ang nakalista dito ay yung Chalky Peak, which is yung parang Coco Crunch. O, di ba? Wala tayo. So, ang isusulat ko dito ay number 3. Kailangan kong umorder ng 3. Diba? Yun yung display dito at isa para sa reserva. So, kapag nakapag-inventory na ako mga kabarkada, o-orderin ko na sila ngayon. So, ang kailangan ko na Chalky Peak ay 2. So, 2 na lang pala, hindi na pala 3 kasi wala pala tayong pera. Tapos, kailangan ko ng 2 sliced bread. Kailangan ko ng 2 flour. Ah, may listahan na ako, par. Nagiging systematic na ako. Nagiging supermarket expert na ako, par. So, gusto ko pa sana mag-restock pa, pero wala na tayong pang-restock. Kung makapansin nyo, wala pa tayong nailalagay dito. Pero, mukhang marami pa naman tayong may bibenta. So, kailangan muna natin mabenta itong mga to para magkapera tayo. So, meron tayong 400 at tingnan natin kung magkano kikitain natin today. Oh my goodness. Wala na tayong stock, par. At meron nga pala nag-comment na bakit daw hindi ako nagbabayad ng bills at ng rents. Well, actually, pansin ko kasi automatic naman siyang nababawas sa pang-araw-araw kong bayarin. So, automatic kung binabayaran yung employee, automatic din nababayaran itong mga bills and rent. Naiipon sila, oo. Ayan, kung mapansin nyo, naiipon. Pero itong nakikita nyong today ang nakasulat, automatic sila mababawas. Kung mapapansin nyo, wala naman nababago sa presyo nila. Kahit na mamatagal mo siyang bayaran or sa due date or sa bill date mo siya bayaran, same price lang naman. Hindi naman nataas. Ubos na naman ang aking mga baninda, pero ang masaya, meron na tayong pambili ng expansion. Domain! Expansion! Asa na? Bakit sa lahat ng pwesto dito pa? Paano gagawin ko dito? Ano ba? Ano puro rep ilalagay ko dito sa area na to? Oh my goodness, ang pangit! Yung akala ko luluwag na mas lalong sumikip lang. Actually, kasha ata dito 2. Oo, kasha 2 rep. Oo! So technically, kapag nilagay ko to dito, tapos nilagay ko to dito, tapos kinuha ko to, technically dapat kasha. Oh, kasha nga! What? So medyo lumuwag naman kasi ang ginawa ko, nilipat ko na lang dito sa loob yung ibang shelf. Maganda bang idea to? O mas maganda kung nagtalikura na lang yung shelf dito? Mas maganda ba kung ganito? Parang ang pangit. Parang mas sumikip kapag ginawang ganito. O pangit, ayoko niya. Sa pader na lang pala. Never mind. At sa pagkakaalam ko, ito ata mga bagong products na nabili natin sa license. Karamihan ata dito ay sa freezer ilalagay. Ay hindi, sa fridge. Sa fridge ba? Oh, sa fridge nga. So, syempre, ang bibiling kong ref ay yung double door. Oh my goodness. So, ilalagay ko na lang yan dito. Oo nga. So, tatanggalin ko tong 2 maliit. Since itong 2 maliit na to, pwede ko tong ipang design ulit. Oh my goodness. Okay, mas gusto ko kasi yung design kanina. Wait lang, mapakita ko sa inyo. Ilalagay ko lang to dito. So, nakita ko mismo tong design na to dun sa mismong page ng Supermarket Simulator. At napakaganda ng pagkaka-execute nito. Hindi ko to naisip para yan, oh. Kaya kung mapapansin nyo, dito yung rep last time kasi gusto ko talaga yung design na to. Parang goods na ata ang ating supermarket. Mas lumuwag na siya at the same time mas marami na tayong pwedeng ilagay. So, kukuha tayo ng ilaw, ilalagay ko siya. Yan, maliwanag na siya. Very nice. Pero syempre, may problema tayo. Wala pa po akong pera pang restock. So, kailangan natin mag-ipon pa ng pera. Kasi sa pagkakaalam ko, dapat magbabayad ako ng utang today. Oh my goodness, naubos na naman po ang ating paninda mga kabarkada at feeling ko kailangan ko na naman umutang. Naku pa! Kailangan ko na naman umutang para mapunon ko lahat to. Pwede naman akong bumili ng stocks pero hindi ko sila mapupuno eh. Gusto ko kasi puno na kaagad so kailangan natin ng pera kaagad. So technically, next episode, kailangan natin mag-ipon ng pera. So hindi muna ako bibili ng lisensya, hindi muna ako bibili ng mga kahit na ano. Ang kailangan ko ay expand to supermarket na to sa pinakadulo. Kasi sa pagkakaalam ko, may hangganan naman ata yung expansion eh. Asan yung expansion? Hanggang 23. Pero parang hindi ko ata kaya yung 23 na yan. Duda ako dyan. Siguro ang pinaka-aim ko lang ay section 10. At least maka-section 10 tayo mga kabarkada. Kaya kailangan natin galingan. Kailangan natin mamuhunan. Pero siguro mga kabarkada, dito ko na po tatapusin ang ating supermarket episode. Marami salamat po sa panonood hanggang sa muli. Paalam at ayon kay YouTube, hindi nyo pa daw po napapanood to. Panoorin mo na to par. Pindutin mo na to par. It's either supermarket episode dyan or mga videos ko dati. At kung meron kayong mga gustong video na panoorin or mga laro na gusto kong laruin, i-make sure nyo po muna na baka nalaro ko na siya. Halimbawa, may mga nagsasuggest sa akin na laruin ko yung Puppy Playtime Chapter 3. Nalaro ko na po yun mga kabarkada. Kailangan nyo na lang po i-search. I-search nyo na lang. Five Nights at Freddy's. Jolly Sly.